Sa kabila ng pagpapatupad ng Alert Level 3 sa Pilipinas, matapos sumirit ulit ang kaso ng COVID-19, na pagkasunduan ng Metro Manila Council na higpitan ng pagpapatupad ng Alert Level 3. Ipinagbabawal na ngayon ang paglabas sa mga bahay at establishmento sa mga hindi pa bakunado kontra COVID-19. Hindi na rin pinapayagan lumabas ang minor de edad, senior citizen at person with comorbidities. Ito ay upang hindi na dumami ang tinatamaan ng COVID-19 at para maprotektahan sila sa nagkalat na impeksyon. Ayon kay MMDA Chairman Benhur Abalos, madami ang nagpo-positibo sa COVID-19 na hindi pa bakunado. So parang ano rin ito, parang kang nag-ECQ only for the unvaccinated, no? For their own protection. Anya, maaari naman makalabas ang mga hindi pa bakunado kung ito ay bibili lamang ng essential goods. Dagdag pa ni Abalos, pinapayagan rin ang mga ito na mag-ehersisyo sa labas ng kanilang bahay. Bawal rin naman ito sa indoor at outdoor dining, leisure o social trip. Hindi rin ito pinapayagan sa mga domestic travel. Kailangan rin ipakita ang vaccination card bago papasukin sa mga establishmento. Anya, ang mga lalabag ay may multang 20,000 hanggang 50,000 at isang buwang pagkakakulong. Those belonging to the vulnerable population shall be allowed access to obtain essential goods and services or for work in permitted industries and offices in accordance with existing labor laws, rules and regulation. Habang sa mga unvaccinated workers naman ay kinakailang kumuha ng RT-PCR test bago ito makapasok sa trabaho. Dagdag pa ni Abalos, hindi sasagutin ng mga employer ang swab test ng kanilang empleyado. Kung kaya't naman nananawagan kami ng mga Metro Manila mayors, please let's enforce this. Hindi naman dahil ito'y batas. Hindi ito'y dahil tama para sa ating lahat. Ito'y dahil protection natin. Samantala, wala mo nang ipapatupad na curfew sa ilalim ng Alert Level 3. Napagkasunduan din about curfew, no? Yung direct relation nito sa nangyayari ngayon. Nakita ng mga mayors naman, sapat na so far yung ginagawa natin dito sa IATF. Suportado din ng DILG ang pagpapatupad ng NCR mayors na panukalang pagbawalan ng mga hindi pa bakunado na makapasok sa lahat ng pampublikong lugar. Well, we fully support the decision of the Metro Manila Council na ipagbawal po ang mga unvaccinated individuals in public places. No, alam naman po natin na yung mga unvaccinated individuals, no, pose a threat to the community. Handa rin ipatupad ng DILG ang granular lockdown sa mga barangay na maraming na itatalang kaso ng COVID-19. Habang hati naman ang opinyon ng masa matapos pagbawalan na makalabas ng bahay ang mga hindi pa bakunado ng COVID-19. Wala tayong magagawa kung anong sasabihin ng gobyerno. Okay. Kailangan natin sumunod para sa kaligtasan din ng lahat. Tsaka talagang kailangan magpabaksin. Kasi yun lang ang solusyon. Para? Napaka-imposible naman yata. Ibig sabihin, magkukulong na lang sa bahay nila. Hindi naman po yata tama yun. At saka sa vaccine, hindi nakakasiguro ba sila na lahat ng klase ng vaccine, kasi mga iba-iba ng vaccine eh, nakakasiguro ba sila na babase sa sirkulasyon ng blood nila yun? Para naman sa Commission on Human Rights na dapat payagan pa rin ang mga hindi pa bakunado na maka-access sa essential services sa kabila ng mga restrictions. Hinihimok din ng CHR ang mga hindi pa bakunado na magpaturok na para mabigyan ng karagdagang proteksyon. Binigyan linaw naman ng pamahalang lungsod ng Baguio na hindi nila itinigil ang pagpapasok ng mga turista sa syudad. Anila pansamantalang itinigil ang pagpapabook sa Baguio Visita website dahil lumagpas na sa 5,000 ang mga nakapagpabook. Papayagan pa rin naman makapasok ang mga bisita na meron ng approved travel at QR code. Kailangan lang na ipresenta ang QR code at vaccine certificate. Sa ngayon, kasalukuyan palang pinaplanuhan ng syudad kung gaano karami ang papayagan ulit makapag-book sa website. Para sa Balitang A to Z, Giselle Simon.